katapusan na ang paghahanda sa batasang pambansa para sa proklamasyon ng bagong presidente at vice-presidente mamayang hapon. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Jen Calimon. Jen, kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Cheryl, tuloy na nga mamaya yung proklamasyon ng bagong presidente at vice-presidente ng bansa. Yan ay kahit kumpirmadong hindi dadalo rito si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mamayang alas 3 ng hapon, Cheryl, nakatakdang magsimula ang joint session ng mga senador at kongresista. Aaprobahan muna nila ang report ng National Board of Canvassers o NBOC bago iproklama ang nanalong presidente at vice-presidente. Pangungunahan ito ni na Senate President Franklin Drilon at Speaker Sonny Belmonte. Nauna na ang sinabi, Cheryl, ni Drilon na umaasa siyang dadalo dito si incoming President Rodrigo Duterte, pero si Digong ay nanindigan na hindi siya dadalo. Ang posibleng mag-represent sa kanya ay yung kanyang mga legal counsel, kabilang na sina Vitaliano Aguirre, sina Salvador Panelo, Bebot Bello at Salvador Ata. Hindi naman daw, Cheryl, mandatory itong pagdalo sa proklamasyon ay kay Senator Coco Pimentel o Coco Pimentel. Si Vice President-elect Lenny Robredo naman na galing pang Bicol ay luluwas ng Maynila para daluhan ang pagproklama sa kanya. Napaaga itong proklamasyon dahil mabilis din natapos yung bilangan sa 167 Certificate of Canvass noong Biyernes. Nakakuha nga ng 16.6 million votes si Duterte habang 14.4 million votes naman ang nakuha ni Robredo. Sa ngayon, Cheryl, ay tainit na naman yung sitwasyon dito sa batasang pambansa. Pero napansin natin na napakahigpit na agad ng seguridad dito. At dito pa nga lang sa North Gate, itong batasan, ay may 60 pulis na nakadeploy na noong simula pa raw ng canvassing ay narito na at nagbabantay. At nakaredy yung kanilang mga helmet, shield at maging mga batuta na pananggaraw nila sakaling may kaguluhang mangyari. Cheryl? All right, maraming salamat sa iyo, Jen Calimon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.